Alam mo, Pat at Susan, karamihan sa mga tahanan ng Pinoy o kung saan mang gusali, makikita mo, naka-tiles yan. Ay, oo. Iba't ibang ang disenyo ang meron niya para gawing makulay ang paligid natin. Pero alam mo ba, Kuya Kim at Pat, na kaya marami sa atin ang meron nito. Aba, may gumagawa pala nito na daang taon na. Ay, totoo yan. Kilala yan. Ko yan. Oo, na aking kwentong dapat. Alam mo. Tiles. Makukulay at iba't ibang mga patterns. Talagang may hilo ka sa dami ng disenyo. Pero ang tiles na ito, gawang kamay ang kada piraso. Ito raw ang sikreto kung bakit ang Machuca tiles sumuk na ng kasaysayan. Mula sa mga simbahan at bahay ng dating pangulo, nalatagan na raw ng Machuca tiles. Tinaguri ang oldest handmade tile company ang Machuca Tiles na nagsimula pa noong 1903. Si Luis ang ika-apat na henerasyon na nagpatakbo nito. Si Jose Machuca, ang aming great-grandfather at founder, ang nagsimula ng Machuca Tiles. Lumaki at nagtapos siya ng Bachelor of Arts at Law sa Spain. Pagdating niya rito sa Pilipinas, ginamit niya ang natutunan niya para simulan ang kumpanya na kilala natin ngayon bilang Machuca Tiles. Dapat alam mo na hango ang disenyo ng Machuca tiles sa tradisyonal na imprastruktura sa syudad ng Cordoba at Granada sa Spain. They're more commonly known as Mediterranean designs. Eventually po, dumadami rin po yung designs natin at the call of times. Meron naman po talagang since 1903 pa po yung mga patterns natin. The beauty of having a preset mold is that nasusupplyan pa rin po namin yung mga 1903 products. So for example, historical churches, they still need the same product, they still need the same quality, the same pattern. We can still supply them with the same exact design. Mano-mano ang paggawa ng tiles sa kanilang factory. Nag-uumpisa ito sa paghahalo ng color pigment sa simento. Ibubuhos ang makulay na simento sa molde para mabuo ang patterns ng baldosa o tile. Kapag buo ng disenyo, saka ito papatungan ng tuyong simento. Lalapatin gamit ang hydraulic tile press at patutuyuin sa loob ng 7 araw. Kapag bahagyang lumagpas ang kulay, rejected na ito. These get recycled. So these are crushed down, broken down back into sand, and then made into a new cement. Nasa halos 250 disenyo ng Machuca tiles ang pwedeng pagpilian. Bawat isa may sariling molde na sina Luis mismo ang gumagawa. Currently, the cost of each tile is around 100 pesos to 135. Ang restaurant na ito sa Taguig, Suki raw ni Luis. The good thing kasi with the baldosa is it's flexible in terms of marami siyang design, it can be custom. And over the years, nag-grow yung kulay niya, nagkakaroon ng character. Ang susi raw, kaya tumagal na mahigit isang siglo ang kanilang paggawa ng tiles. We did not veer off kung ano po yung original. We only enhanced it to make a better product. Hindi po namin tinatanggal yung element ng handmade product. Ang isang bagay kapag inalagaan, talagang magtatagal. Sining man o kabuhayan ito, mas mainam na bigyang halaga para mapakinabangan at masaksiyan pa ng mga susunod na henerasyon.